Sipin mo yan, nasa advanced age na kami eh. Pero nakakuha pa rin kami at nakakapag-upgrade pa rin ng trabaho. Yun ang kagandahan dito sa Canada. Walang discrimination ng edad. Di tulad sa Pilipinas na pagka medyo may edad ka na, ano na yun, medyo sablay na yun sa kanila. Yun. Ay. Nakita niyo yung tabako. Ang dami niya sabi sa akin. Lahat halos ng nag-ano sa akin, pumapansin sa akin dito. Tabahan mo na. Nanay, hindi na kapag-workout eh. Saka, yun nga, kasi umalis ako sa production, wala nang galaw-galaw. Nandun ako sa bago kong trabaho. Visit. Talagang mala. Sabahan niyo ako rito, maghuhugas lang ako. At yung aking asawa nga pala, eh, ayaw niya pa sanang pasabi. Eh, pasaway akong asawa eh. Ano siya ngayon, nasa trabaho na. Meron siyang work. Siya yun sa, ano, sa maganda rin. Dali kumuha na trabaho. So, gabi nga, yung gustong-gusto makita ng asawa ko, yung gusto niya makita ng aurora. Ayun, saktong-sakto kagabi, mayroong aurora. Kaya, tuwan-tuwa eh. Kaya lang, syempre, parang underwhelming. Kasi di ba pagka nakikita niyo yung aurora sa mga picture, ang ganda, di ba? Kulay na kulay, kulay green, minsan pula, minsan purple, gano'n. Sorry. E di, pumunta kami dito sa medyo labas ng ano, ng Brandon. Pagpunta namin doon, sabi niya, nasaan yung aurora? Ayan, no? Ang nakikita lang, parang kulay puti lang, na parang ulap lang na puti. Hindi kasi siya ganun kalakas kagabi. So, yun yung nakita niya. Pero sabi ko niya, picture mo ng cellphone, magi-green yan. Pero, yun nga, pagka yung sa sarili mong, yung sa mata mo lang, hindi siya yung ganun ka-green. Pero meron naman time na talagang makita mo na akala mo umuulan pa sa ibabaw mo ng lalo na pagka overhead siya na aurora, na malakas. Makita mo talaga kulay green siya. Eh, yun nakita kasi nila kagabi. Yung parang hindi ganun kalakas. Sabi ko marami namang oras para maghanap ng aurora dito. So yun. Pero at least na-check out niya na raw sa kanyang bucket list yung aurora kahit paano. Sabi ko sa kanya, okay lang yun, marami pa namang panahon para maghanap ng kakasimula niyo pa lang dito at magtatatlong buwan pa lang kayo. Yun nga pala yung asawa ko meron ng trabaho. Kasi nga medyo ano siya, yung parang na hindi siya sanay. Kasi diba sa Pilipinas nga, meron siyang work eh, sa opisina eh. Siyempre, alam niyo naman yung pagka meron ka sa trabaho sa na halos lagi mo nang ginagawa, mamimiss mo rin siya. Hindi, saka hindi lang yun. Bukod sa, yung parang busy ka lagi na merong ginagawa. Yung lagi kang may hawak na pera. Kasi siya, siyempre, wala siyang trabaho, wala siyang pera. Sabi niya nga sa akin, wala akong pera eh. Sabi niya, di humingi ka sa akin. Nahihiya daw siya. Ako nga dati, di ako nahihiya pag humingi ako sa kanya. Nung dating nagtatrabaho ko sa mga supermarket, di ba maliit lang kasi yung sahod. Sabi ko sa kanya, kaya nga nandito tayo para, ako sugar daddy eh. Sabi niya hindi, nahihiya daw siya. So yun, siguro nung pagka 2 months nila dito, naghanap na siya ng work. Sabi ko sa kanya, kahit yung part-time lang yung kunin mo na trabaho, wala namang problema kasi kaya namang, yung mga gastusin namin ngayon, yung mga bayarin namin, kaya naman ng sahod. Kaya yun, sabi ko sa kanya, relax lang siya, maghanap lang siya yung mga part-time, ganyan. Ang ginawa niya, apply lang sa mga yung gumawa siya ng resume, tapos gumawa siya ng cover letter. Kailangan din ng cover letter dito pagka mag-a-apply ka. So yun, apply lang siya sariling yung brand doon eh. Sariling parang pwedeng website na pwedeng mag-apply. Hanap ka ng trabaho doon. Tapos syempre nag-ano rin siya sa link ba yun? Saka sa Indeed.
nagtingin-tingin siya doon. Tapos nung siguro mga ilang weeks siyang naghahanap, parang naano siya na walang pumapansin sa kanya. Eh sabi ko sa kanya, hindi naman ganun kadali na ano yung agad-agad ura-urada. Magre-reply ka agad yung mga ano yung mga ina-applyan mo. Ano lang, kailangan mo talagang magtiyaga sa pagpasa ng mga resume. Sinabi ko nga, yung ibang mga asawa ng mga kasama namin dito, medyo matagal din silang napansin. Eh, maganda nga rin na kung gusto niyang magtrabaho talaga, ngayon pa lang, nagpasa na siya. Meron mga, ano, mga nag-reply sa kanya. Tapos, itong huli niya kasing nag-interview sa kanya, yun din yung nakakuha sa kanya kagad. Ano siya, receptionist siya dito sa malapit sa amin dito. Parang sa mga home for the aged, ganun. Yung kanyang work. Ano lang siya, part-time lang siya. Pero ang kagandahan sa part-time na yun, ano siya, hindi siya minimum. Ang minimum kasi dito sa Manitoba, dito sa Brandon, sa Winnipeg, ano, 15 point something, $15 per hour. Siya, ang kanyang sahod, eh mas malaki naman ng kahit papaano sa minimum na 17 point something siya. Ang mga minimum dito na job, yung mga pagka nasa mga ano ka, yung mga supermarket ganyan, yung sa ano, sa mga fast food ganyan, pag kunyari nag-apply ka dito sa mga Tim Hortons yan, sa superstore, mga $15 yung mga sahod diyan minimum. Nung time na medyo na ano na siya, naiinip, gusto niya talagang patulan pati yung mga ano, yung mga Tim Hortons ganyan, tapos isa mga superstore. Sabi ko, eh nasa iyo naman yan, kaya lang hindi ko nakikita yung sarili mo na magtatrabaho ka sa ganyan, kasi buong buhay niya nga, di ba, nagtatrabaho siya sa opisina, saka ano na siya, nasa managerial position na siya dati sa ano, sa Pilipinas. Eh sabi niya naman, okay lang naman daw sa kanya. Ne, sabi ko, hindi, ano, kahit matagal, ano, tiyagain mo na lang mag-apply sa mga, kahit sa mga receptionist, kasi medyo madali, nakaharap ka lang sa, nasa front desk ka lang, tatanong-tanongin ka lang, ganun, mga informations, ano yun, mas okay yun sa, ano, sa na, magiging trabaho mo, kasi ginagawa niya rin naman yun sa Pilipinas, yung ganung work na kumakausap sa mga, sa, ano, sa ibang tao, ganyan. Pero, ang ginawa niya nga, kasi ano eh, yung wife ko kasi, medyo, syempre matagal na siyang nagtatrabaho. Pagkatapos niya ng mag-college, diretso na kagad siya sa work niya sa, dito sa, ano, sa opisina namin. Ano, una sa ano siya, sa, ano ba yun, sa National Home Mortgage. Yun yung parang nanay nung company namin. Yes? Nagagawa akong video. Why? Bumaba yung aking bunso. Gugutom daw. Tapos, yun nga. Sabi ko sa kanya, mas okay yun yung magiging trabaho mo dun. Kasi nga, wala siyang experience sa mga, yun sa mga fast food, yung mga ganun. Sabi niya, okay lang naman daw sa kanya. Eh, kaya alam, sabi ko nga sa kanya, mas madadalian kapag yung mga papasukan mo yung nakikipag-usap sa tao. Nung wala kasi siyang experience, ano, parang na ano siya na, alam mo yun, matagal ka ng nakapagtrabaho, hindi mo na maalala kung paano ma-interview, hindi mo na alam pagdadaanan ng mga, may mga, basta yung mga common na tanong sa interview, ganyan. Kasi nga, galing siya sa school, diretso kagad siya ng pagtatrabaho sa opisina. Ang ginawa niya ngayon dito, para rin, na rin sa mga gustong mag-apply dyan na yung mga asawa-asawa ng mga, ano, mga, kunyari nakuha kayo ng asawa nyo, tapos magsisimula ulit kayo sa mga pag-a-apply. Mag-try kayong mag-ano sa mga community, ano. Dito kasi meron yung sa WIS. Lagay ko nila sa inyo, ibig sabihin ng WIS. Dito yan sa, ano, sa Brandon. Meron din yan sa ibang, ano, ng
Canada. Meron siya mga libreng mga seminars. Oh, nag-try siya mag-seminar yung about sa kung paano mag-apply ng trabaho, ganyan. Kung paano mo i-aatakihin yung sa interview ng sa job interview, kasi may mga alam mo, parang Miss Universe na merong mga set of questions lang na pwede mo naman siyang paghandaan para hindi ka mabigla pag kunyari nandun ka na sa mismong interview. Pumasok siya sa ganun na may mga naging classmates siya ng mga ibang lahi. Karamihan puro itim nga yung mga naging classmates niya. May naging classmates din siya na puti, shout out kay ate, hindi ko nalimutan yung pangalan. Natapos niya siguro parang ilang days ba yun? Parang 3 days lang yata yun na session. Tapos nung natapos niya yun, may certificate. Tapos nung una kasi kakabakaba siya pag yung kunyari may mga interview na. May interview, hindi niya raw alam kung paano kasi parang nabubulol-bulol daw siya. Kasi syempre din nga dito, di ba? English nga yung interview, syempre. Canadian yung magtatanong sa'yo sa company. Hindi siya sanay. Ngayon parang na-boost yung confidence niya kasi nga na nakuha dun sa seminar na yun. O yun. Kailan ba yun nung na-interview siya? It went well naman daw yung interview niya. Saka nararamdaman niya kagad na makukuha siya sa work na yun. O at least, 'di ba? Naghintay-hintay lang siya ng onti. Kaya kung biglang sumabak lang siya na nag-apply sa mga superstore, mga ganyan, mga Walmart, edi sayang lang. Tapos yung work niya ngayon, part-time lang, pero hindi siya yung part-time na kunyari tulad sa atin, 'di ba, pagka part-time para mga 4 hours sa isang araw. Dito yung part-time niya 3 days a week. Tapos 8 hours a day. Kaya meron siyang schedule minsan na MWF, minsan may kasamang weekend, tapos kasamang weekdays na 2 araw. Basta nasa ganun lang yung pasok niya, nasa 3 to 4 days lang sa isang linggo. Tapos 8 hours 'yun. Tapos depende pa rin yun sa oras niya. Ngayon, ang oras niya alas 3 hanggang alas 11. Saka malapit lang naman dito, sinusundo ko siya pag uwian niya na. Sabi niya, okay naman daw sa ngayon. Nakukuha niya na yung trabaho kasi basta madali lang naman daw yung work. Dito kasi maganda. Saka ang gusto niya raw sa ganung work, walang pressure, hindi tulad sa dating office na pinagtatrabuhan, 'di ba? Saka ang pinaka mas madali talaga kumuha ng work dito. Isipin mo yan yung sa age namin, ah. Ayoko na sabihin, baka magalit pagka nalaman niya sinabi ko yung age niya. Kung kunyari sa Pilipinas sa ganyang age katulad niya, magsisimula ka uli na mag-apply, mahirap makakakuha ng trabaho. Samantalang dito sa Canada, isipin mo yan, nasa advanced age na kami, eh. Pero nakakakuha pa rin kami at nakakapag-upgrade pa rin ng trabaho. Yun ang kagandahan dito sa Canada. Walang discrimination ng edad. Hindi tulad sa Pilipinas na pagka medyo may edad ka na, medyo sablay na yun sa kanila, sa Pilipinas. Dito hindi. Kahit may mga edad, ganyan. Basta titignan nila yung sa interview, ang kagandahan pa nun, parang nakikwentuhan. Ngayon, hindi masaya na siya, lalo na yung bunso ko. May trabaho na yung kanyang mami, may mahuhututan na naman ng pera. No? Yan, binalita ko lang. Para naman meron tayong video itong araw na to. Yun lang. Para meron tayong update sa buhay-buhay dito sa Canada, no? Like, share, subscribe, yung mga ganun. Ginapaalam.